Hi guys, meron tayong i-interviewin guys, no. Ito mag-asawa to, no. Mag-asawa pero wala silang hindi sila nagtatrabaho, no. Walang tumatanggap nila dahil sa hirap ng buhay ay lack of education itong mag-asawa. Pero nagsisikap pa rin sila sa panahon ng pandemya kung paano sila nabubuhay. Questionin natin, no? Magtanong tayo kung paano sila nabubuhay na hindi naman sila humihingi ng pera. So, kilala ko to sila dahil always to naghahanap ng trabaho sa bahay-bahay. So, nakaka-inspired talaga na hindi sila umaasa umaasa na manghingi, hindi sila umaasa. Talagang itong mga taong to ay pinagsikapan nila na mabuhay, no? Napakasipag talaga. Na-inspired ako dahil napakasipag nila na mag-asawa. May anak ito na interviewin natin, may mga anak to. Pero palagi kilala ko to sila, palagi silang pumupunta sa mga bahay-bahay para lang ng trabaho, na humingi ng trabaho, no, sa bahay-bahay. Grabe yung pagsisikap nila, nakaka-inspired talaga, no. Hindi sila umaasa na pumunta sa bahay-bahay para manghingi. So kahit matanda na sila o may edad na to sila, may mga edad na to. So ayun, doon ako na-inspired na itong mag-asawa tong walang permanent job ito, na ito umaasa lang talaga, na grabe yung pagsisikap nila na naghahanap sila ng trabaho na sa mga bahay-bahay, sa mga kilala-kilala nila dito sa subdivision, no? Na sila ay naghahanap ng trabaho dito sa mga kakilala nila, no? So nakakaano talaga kung paano sila nabuhay sa panahon ng pandemya. Hanggang ngayon pandemya pa rin, grabe. So nagsisikap pa rin, wala tong permanent job kasi lack of education, no. Kung sa madaling salita, walang pinag-aralan, no. Pero dahil sa hindi naman katuwiran yun na bakit hindi ka nag-aral, mga ganun. Hindi natin alam na yung nangyari sa buhay nila, baka sa hirap ng buhay kaya hindi nakapag-aral, pero nakapag-asawa sila, na hanggang doon lang yun, pero hindi pa rin sila sumusuko, no. Hindi pa rin sila sumusuko at sila ay napakasipag na maghanap ng trabaho, no, kahit may edad na. So i-interviewin natin, no, si ate at si kuya. I-interviewin natin guys, no. So puntahan natin, ha, i-interviewin natin. Ito po sila, si ate. I-interviewin mo natin. Ate, anong pangalan mo? Ako si Emma Pe Kasagan. Ha? Emma Pe Kasagan. Emma Pe. Ano po yung kabuhayan natin sa panahon ng pandemya? Dito po tayo. Sa unang-una nung nangyari ng pandemya, unang-una talaga, ay ako nasa bahay, tapos marami akong pananindol ng mga gulay, tapos nang marami ng bunga, inalalako ko dito sa loob ng subdivision sa Judel, mga sikwa, alugbati, yung sitaw. So sa panahon ng pandemya wala kang trabaho, di ba? Wala akong trabaho. Pero kailangan mong mabuhay. So anong ginagawa mo? Naghahanap ng kung sa bahay-bahay. Ganun. Oo, naghahanap ako ng pagpapisitaan, nagmamanicure, massage, naglilinis ng bahay, minsan naglalaba. So doon ka sa mga kapitbahay, nakikita kita palagi dito. So nag-ano-ano ka sa mga bahay-bahayan, no. Naghahanap ka talaga ng trabaho, kung ano-ano yung labada, di ba? Naglalabada ka. Sa inyo. Naglalabada ka. Oo.
Tapos tapos yung partner ko naman naglalako ng isda. Para lang mayroon kami makain. Kung mayroon magbibigay sa amin ng kahit kaunti lang, ng kapatid niya, bibigyan kami ng 10 kilong bigas, minsan ulam, hindi rin kami umaasa kasi hindi rin nakahiya naman yung umaasa. Ayan, no? So nahihiya kayo na manghingi. No, yan ang ano natin na kailangan na magsikap tayo dahil hindi tayo nanghihingi, no? Hindi tayo nanghihingi. Kailangan naman talaga yan sa tao eh. Oo. Kailangan magsariling kayod para lang mabuhay. Hindi yung umaasa sa hingi. Oo, umaasa sa hingi, no? Na umaasa na lang sa hingi-hingi, no? So ito po si Kuya, interviewin natin si Kuya kung ano yung mga ano niya. Ano yung mga trabaho niya? Kuya, ano po pangalan niyo? Dindin. Ha? Dindin ang pangalan ko po. Dindin? So, ano po yung trabaho natin sa pandemya na sa panahon ng pandemya walang trabaho, di ba? Kaya, yan, kumakayod pa rin siya. Marami silang anak. Ilan po yung anak po ninyo ngayon? 5 po. 5? So, ang kabuhayan mo ngayon, anong ginagawa mo para makasurvive, no? Sa panahon na ito, kahit ngayon, wala pang trabaho eh. Pandemya pa rin eh, di ba? Lockdown pa rin ngayon. Trabaho na po ng Panday Mason lang po. Panday Mason. So, naghahanap ka? Pagkatapos, nagtitinda ko ng isda. Nagtitinda ng isda. Napaka ganda ng ginagawa natin na hindi po tayo humihingi, no? So kumakayod pa rin tayo, no? Hindi tayo umaasa sa mga ganun. Pero may mga kapatid ka na may mga kapatid ka na may kaya naman. May mga kapatid ka na ganun. Hindi naman. Wala. So so ano talaga? Anong tawag doon? So sariling sikap kayo na sa mga ano ninyo? Nagsariling sikap po. Sariling sikap, no? Ito po yung trabaho mo, mason, nagmason ka. Opo. Yan, marunong ka po mag-ayos ng mga bahay. Ayan, panday, marunong ka ba magpanday? Panday ba yung ano? Marunong din. Marunong din. Mason. So ayan po, no? Pagpinsing. Pinsing. So marami po yung mga ginagawa mo basta mabuhay lang, no? No, so yun ang tinatawag na sa Bisaya, lihok. Lihok tao. Ano to sa Bisaya? Lihok tao, katabangan tika. Oh, yan, no? Lihok tao para tabangan tika. Yung ibig sabihin noon, guys, no? Salamat ha, kuya ha. Ito. Ito guys, no? Ayan. So balik tayo. Ayan guys, no? So ayun ang sabi ni Kuya na lihok tao kay tabangan tika. Ibig sabihin guys, no? Kumilos ka at kumilos tayo at ang Panginoon na ang bahala sa inyo, no? Kumilos tayo para may ma-earn tayo. Yan nga ang kasabihan. So napakaganda, kailangan na kumilos tayo. Huwag tayong umasa sa mga hingi-hingi, no? Huwag tayong umasa sa mga ganyan, no? So, ayan po, na-inspired ako, no? Na talagang na-inspired talaga ako. Dahil may mga taong ganyan na walang kakayahang hindi, walang trabaho, walang kakayahang magtrabaho sa mga company, walang kakayahang maghanap ng magandang trabaho, pero nagsisikap sila para mabuhay. Hindi sila umaasa sa mga hingi-hingi. So, napakaganda po na kahit sa init, ayan, kahit sa init ng panahon, no? Init man o tag-araw o tag-ulan, ay kumakayod pa rin sila, no? Grabe. So, wala tayong masasabi. Ayan nga si Kuya. Tingnan natin si Kuya. Ito hindi maano. Nagtatrabaho pa rin, no? Grabe. Ayan po si Kuya, oh. Nagtatrabaho pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin siya kahit sa bilad sa init, no? Grabe, bilad sa araw. Yan, araw po, oh. Grabe. No, araw na araw.
Pero nagpapaaraw si kuya, no? Nagtatrabaho pa rin siya. Yan. So, yan po ang klaseng tao na tularan natin, no? So, hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up sa kanyang sa kanyang life, no? Kahit dahil may anak siya, kailangan na pakainin. Kaya kailangan na kumilos tayo. Kumilos tayo. Basta sa mabuting paraan lang, no? Sa mabuting paraan. Hindi lang sa paraang hingi-hingi, mga paraang mga hindi maganda, no? So, yun ang pinakamaganda gawin natin, no? Kailangan kumilos tayo. Kahit ngayon, panahon ng pandemya, si kuya, wala yan. Wala yung mga, wala yung quarantine pass, no? Wala siyang, nagsisikap pa rin siya. Pumupunta siya sa barangay, kahit ang init, para lang makakuha ng, ng pass, no? Kung para sa makapunta-punta sa mga, nung dapat niyang puntahan, kung saan na nangangailangan ng, trabaho, nangangailangan ng tulong niya sa pagtatrabaho. Kasi, nagsisikap ito si kuya, grabe. Grabe yung effort niya. Napakasipag na tao. Yan po ang dapat nating tularan. Kahit si kuya, ilang taon ka na kuya? 50. 50 na si kuya. Nako, 50 na. Dito, 50 na. Pag ganun, hindi na yan, dapat mayroon na yung dapat manager na yan, mga ganun-ganun, no? 50 years old, sa edad na 50 years old, ayan, malakas pa rin si kuya, no? Grabe, nagtatrabaho pa rin. Yan lang dapat nating tularan, guys. Si kuya, yan, si kuya po ay grabe po yung pagkayon niya. Kahit ngayon init na init, grabe yung init ng panahon, pero nagbibilad siya, no? Nagbibilad siya sa init, kung sa Bisaya pa, nagbulad siya sa init, nagbulad siya sa init, no? Grabe. Grabe, nakakaawa talaga tingnan. At hindi naman nakakaawa, nakaka-inspired tingnan. Na, ayan, nagsisikap talaga. Masarap talaga kumain sa sariling pawis. Di ba, kuya? Masarap kumain sa sariling pawis, no? Ayan po. napakaganda, guys. So, ayan po yung vlog po natin ngayon. So, napakaganda na maging masipag tayo, maging ma-inspired tayo sa mga ganyan, no? So, nagbibigay natin ng pag-asa, no, na dapat tayo kumilos, no? So, hindi lang natin na umaasa tayo sa mga hingi-hingi, no? Dahil si kuya naman ay mahihiyain din. Ganun kami mga Bisaya, di ba? Di ba, kuya? Mga Bisaya, mahihiyain din, no? No, grabe ang mga Bisaya. Grabe yung namin. Mahihiyain kami. Grabe. Grabe talaga. Kaya nakaka-ano ng damdamin. Yan. Pasinsya na kayo sa Tagalog ko, guys. Kasi, hindi ako marunong mag-Tagalog, eh. Bisaya ako, eh. Basta Bisaya, Bisayang dako. Di ba, kuya? Oh, yan, kuya Ding. Kuya Ding. Yan po, yun, guys, no? Maraming salamat po sa inyong nanonood dyan. So, maraming salamat sa inyo. So, ayan. Sige, magpatuloy muna kami magtrabaho dito kasi, kailangan na magtrabaho muna para makakain. Yan, kailangan po magtrabaho muna para makakain, para may makain tayo. Yan. Dito na naghahanap ng maraming pera o magiging mayaman tayo. Ang sa atin lang ay happy tayo, no? Kuya, no, happy tayo na makakain sa ating sariling pawis. Yun po kami. Yun po kami, mga Bisaya. Oh, yun ang importante, makakain kami sa sariling pawis, no? Yan. Yan po ang God na ang bahala sa amin. Yon, di ba, kuya? Oo. Ang God na ang bahala. Yan. Yan po. So, maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Eh po, bye-bye po sa inyo. Yan.
Bye bye, kuya. Bye bye. Ayan. Uwi na po ako. Ayan na. Andoon na si ate sa ano, sa kanilang mga itong bahay na to, yung may-ari ng bahay. Siya po ang nagpapatrabaho, no? Meron siyang ano, ito pinagawa niya ng ano, ng stairs. Yan po ang gawa ni Kuya. Magaling po si Kuya maggawa ng ano, kahit hindi man niya ano, profession talaga rin, ano, mason lang, pero nagawa niya ang mason, ano lang yan, nag-ano lang yan ng mga ano, finishing. Pero nagawa niya yung ganun, parang panday din. Oh, nagawa niya lahat. No? There's nothing impossible basta sa mga taong mga taong masisipag. There's nothing impossible. Yan po. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Maraming salamat. Bye-bye.